Sikat na artista, tinanggihan ang offer na mag-host. Umalis na personalidad, tinatakot na umano ng management. Ang kaganapan, tingnan ng mga detalye. Tila hindi pa nga natatapos ang issue kaugnay sa pagitan ng management ng isang show at mga host nito dahil patuloy pa rin ang usapan dito. Matapos na umalis ang TVJ sa It Bulaga ay nangailangan ng host ang mga ito subalit may isa umanong personalidad na tumanggi dito. Ipinost ni Michael V sa kanyang FB account ang balitang hindi niya tinanggap ang alok ng Tape Incorporated na maging isa sa mga main host ng It Bulaga. Hindi ito ikinagulat dahil mayroon siyang malaking respeto kina Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon, pati na rin sa iba pang mga co-host na programa ng mga kaibigan niya. Sa loob ng mga tinatayang 14 na taon, naging host si Bitoy ng It Bulaga at para sa kanya, hindi maganda tingnan na siya ang papalit sa TVJ na siya mismo ang itinuturing niyang mga guro. Sa katunayan, suportado ni Bitoy ang laban ni na Tito Sen, Vic Soto at Joey De Leon at mga double cuts laban sa tape. Ipinahayag ng komedyante ang kanyang suporta sa pamamagitan ng isang post sa IG. Aniya, panibagong laban, mas malaman kesa sa Bulagan Olympics. One for all for one, pang malakasan, nata goodbye but see you soon. Lang naman, salamat It Bulaga, double cuts magpakailanman. Nakatanggap ng papuri si Bitoy mula sa mga netizens dahil sa pagtanggi nito sa offer ng tape, may delikadesa at respeto umano ang komedyante na talagang dapat tularan ng iba. Ang iba naman ay sumalud pa kay Bitoy at good decision daw ang ginawa nito. Samantala naman ay habang wala pang TV network na pupunta ng mga original host ng It Bulaga na sina Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon ay sa Facebook muna sila magla-live. Ito ay ayon kay Tito Soto sa panayam sa kanya sa radio station na DWIZ at hindi umano ito maharang ng tape dahil ang may-ari ng Facebook Live ng It Bulaga ay yung mga head writers namin, tao namin, hindi nakapangalan sa tape yon. Aniya, inamin na rin ni Tito Soto na may mga nangyayari ring pananakot sa mga head writers nila. Aniya, ang alam ko nga parang tinatakot ng abogado, sinulatan niya takapon yung isa sa mga head writers, hinihingi yung mga passwords, again pati abogado nila hindi alam yung storya. Ang ruling ng internet, kung sino ang nakapagparehistro ng email, siya ang may-ari. Itutuloy namin ang It Bulaga sa whatever form, lalo na at nakikita namin yung suporta, yung pagtangkilik ng mga kababayan natin. Nag-text sa akin si Pinky Web na kung interesado raw kami sa CNN Philippines, ibibigay daw sa amin yung 12 tanghali o 3 ng hapon. Target daw ng TVJ na ipagdiwang nilang 50th anniversary ng It Bulaga sa taong 2029. Nabanggit ni Tito Sen sa isang panayam kasama si Julius Babo at Tintin Bersola Bao sa 1PH na may alok sa kanilang TV5, RPN9Net25 at ang pinakabago ay ang CNN Philippines. Ibig sabihin, may apat na TV network na nag-aalok sa TVJ at iba pang mga tabar gods na nagbitiw na rin sa Tape Incorporated. Gayunpaman, nagpahiwatig si Joey De Leon kung saang network sila lilipat base sa kanyang post sa IG account na nagpakita sa larawan ng kanilang tatlo na nakasuot ng t-shirt na may nakasulat na TVJ. Sa caption niya ay binigay sinabi niya, "Sabi ko noon, we're not signing off. We're just taking a day off. In other words, pahinga muna. In English, take 5." Kaya dahil dito ay maraming nagsabi na sa TV5 sila lilipat. Ano yung komento kaugnay dito? Shoutout tayo kina Earn Nakatape, kay Teresita Dungog at kay Pugata Josephine. I-comment mo lang ang inyong opinion sa comment section at huwag kalimutang i-like, i-follow, i-subscribe ang bcgram.net para sa mga latest happenings.